Jo. Now, good morning to my channel. Good morning, my brother, sister. Ang pupunta po naman natin ngayon ay Eco Park na Misadam sa Quezon City. At ito po ay maganda rin pasyala ng mga gustong mag-relax at gustong pupunta pwede pasyala. Okay, let's go. Ay, meron po tayong magandang topic sa Biblia ngayon. Tignan natin sa Biblia ay ang aklat ni Moses. When kapitulo 5 versikulo 7-8-9. Sabi po dito, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos, ng ibang mga Diyos sa harap ko. Yan po ang topic natin sa Biblia. At sa 8 naman po, huwag kang gagawa para sa'yo ng larawang inanyuan na anumang kawangis na nasa ibabaw, ibabaw ng nasa itaas ng langit o nasa ibabaw ng lupa, sa tubig, sa ilalim ng lupa. Huwag mong paglilingkuran sila. Huwag mong yorokuran sila. May paglilingkuran man sila. Sapagkat ako ang Panginoon Diyos na mapanganibuguin Diyos na aking dinadalaw ang kasamaan ng kanilang mga magulang. Sa ikatlo at ikaapat na salin na nangapupuot sa akin. Sa makatawid po, mga brother, sister, ako po ay dating isang Katoliko at dati nagsisimba at lumuluhod sa mga ribulto. Ngunit ngayong nabasa ko ang Biblia na ito pala ay bawal. Bawal ng Diyos ang sumamba sa mga ribulto. Hindi na po ako gumagawa nito. Maraming salamat na lang sa Diyos dahil binigyan niya ako ng liwanag upang matutunan ko ang tama ang pagsamba sa Kanya. Bawal na bawal po ng Diyos ang lumuhod sa mga ribultong gawa ng mga kamay ng tao. Yan po. Samantalang tayo ay sumasamba sa ribulto, walang kaligtasan dito. Ang kaligtasan nasa Diyos na makapangyarihan sa lahat na hindi natin nakikita, ngunit mararamdaman mo ang Kanyang kapangyarihan kung ikaw ay tutubad sa Kanyang mga tungkulin. Yan po, mga brother and sister, sapagkat sabi ng Biblia, hanapin mo ang katotohanan at yan ang magpapalaya sa iyo. Makakalaya tayo sa kasalanan kung magiging totoo tayo lingkod ng dakilang lumikha. Hindi tayo sasamba sa mga gawa na ginawa ng kamay ng tao. Nasa Gawa 17:29 po, bawal na bawal ng Diyos na ang tao sumamba sa mga ginawa ng kamay ng tao. Yan po, mga brother, sister. Kaya imulat natin ang ating mga mata. Magbasa tayo ng Biblia. O makinig ng aking, manood ng aking video at pakinggan ang mensahe ng Diyos na nakasaad rito. Ang Diyos na mapagpala at mapagbiyaya.
itawid natin ang ating pananampalataya sa Espiritu na Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Yan po mga brother and sister, habang tayo naglalakbay papunta ng Eco Park, yan ang mensahe ng Diyos na ang tao ay hindi marapat na sumamba sa mga rebolto. Bawal na bawal po ng Diyos. Huwag yun, yuyukuran sila, ni paglilingkuran, sapagkat ang Diyos ay mapanibuguin Diyos. Na kanyang dinadalaw ang kasamaan ng ating mga magulang. Sa ikatlo at ikaapat na saling lahi na nakapupuot sa kanya. Yan po ang mensahe ng dakila ng lumikha. Bawal na bawal pala ng Diyos. Dati rin po akong Katoliko at sumasamba sa mga rebolto, nagpo-prosesyon. Pero ngayon, binigyan ako ng Diyos ng biyaya at pagpapala na hindi ko na ginagawa yan, sapagkat hindi ko pa nababasa ang banal na kasulatan ng mga panahon na yon. Ito po ang mensahe ng dakilang lumikha. Bawal na tumuhod at sumamba sa mga ginawa ng kamay ng tao, mga rebolto, larawan, at kung ano-ano pa. Yan po ang sabi ng dakila lumikha. Mga brothers and sister, ang Biblia ay napakahalaga sa buhay ng tao. Pagkain ng kaluluwa sa kabilang buhay ang kanyang salita. Salita natin, dakilang Maestro Jesus. Tayo po ay laging makikinig sa mga pananalita ng Diyos. Ang kaluluwa natin sa kabilang buhay, kailanman hindi magugutom, kailanman hindi mauuhaw. Yan po. Yan po ang dakilang pangako ng Diyos. Samantalang tayo kumakain dito ng pangkain material, after so many hours, 2 to 3 hours, gutom na naman tayo. After so many hours, uhaw na naman tayo. Yan po mga brothers and sister. Salita ng Diyos, hindi tayo mauuhaw. Yung kaluluwa po yun, hindi naman kaluluwa. Parang medyo malilim. Okay, thank you very much. Ito na po tayo, salamat. Nakarating naman tayo sa Eco Park. Lakad-lakad, jogging.
ka ng bansa. Magkano naman itong buto ng ano ito? Ito, buto ng ano yan? Ito, ito. Ito? Oh, ganun? Ah, display nyo mo lang yan. Buto naman ng ano yan? Austin po. Aha. Tapos kinukain ko. Tapos ayun po, mga 2 months po. Ah, gano'n. Magdip pala, no? Opo, buto po yun. Basta-basta po. At pag malalaki, hindi nyo na binibenta? May mga souvenir din pala kayo dito, ano? Thank you. Kasi wala akong budget para sa ano, kala ko mura lang. Sige po, bye bye. Oh, my brother and sister,
maganda pala ang view rito, ano? And like, thank you for watching, my brothers and sisters.